Hanggang dito na lang tayo. Hindi na kayang pumasok ng kalabaw ko dyan. Walang kibo. Tama kaya ang desisyon natin? Tama ang desisyon natin. Walang mangyayari sa atin kung doon tayo titira sa mga magulang mo. Huwag ka na mag-iisip. Baka makasama sa bata eh. Daladala mo pa rin pala yung luya ni Tia. Pangontra. Mahirap na. Saan kayo galing? Candelaria. Sigarilyo? Salamat. Ah, alam ko yan. Ang bayan ng Dilaw na Rosas. Matagal na ubos ang mga pananim doon. Dito, walang problema. Tahimik ang lugar namin. At malulusog ang mga tanim. Kaya lang, nung nakaraang buwan, nagkaroon ng epidemya. Epidemya? 18 bata ang namatay. Hindi namin alam kung bakit. Walang makapagpaliwanag. Kaya sinunog na lang namin ang mga bangkay nila. Huwag kayong mag-alala. Ligtas ang anak niyo dito. Tapos na naman ang epidemya eh. Lalaki na malusog ang anak niya dito. Ang anak ko, si Ulap. Huwag kang magulo, nag-uusap kami. Sabi nang huwag kang magulo! Sige, muna na kami. Ay titira.
ko talaga. Tanong lang ko, meron ba manggagamot dito? Wala na. Sige, salamat na lang. Hindi pa pala ako napapakilala sa'yo. Ako si Sael. Rene yung pangalan ko. Huwag kang mag-alala. Mga kamag-anak ko yan, lahat sila. Anong nararamdaman mo? Masakit ba? Ano? Ikaw na nga dyan ang tinutulungan ng yabang mo, ha? Rene! Tama na. Pauwi niyo na sila. Umuwi na kayo. Buntis siya. Ano naman iniisip mo? Bukas uuwi na ako na inay. Walang babalik, walang alis. Rene, ano ka ba? Bulag ka ba? O naglalakas-lakasan ka lang ng loob? Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng lugar to? O talagang baliwala lang sa'yo ang nangyari kanina? Tama ang tatay. Matigas nga ang ulo mo. Wala akong dapat paliwanag sa'yo.
sumama ka sa akin dahil gusto mo. Tapos ngayon, iiwas ka. Walang mangyayari masama sa atin. Papanindigan kita. Kalimutan mo yung nangyayari kanina. Pag-usapan natin yung nangyari kanina. Wala tayong dapat pag-usapan. Kalimutan na natin yun. Hindi. Hindi ako makakatulog ng may sama ng loob. Huwag na yun. Bukas na lang. Pupunta naman ako sa bayan eh. Doon lang tayo mag-usap. Magpapahinga na kami. Hihintayin kita bukas. Tayo na. Masama ang pakiramdam ko. Saan ka pupunta rin eh? Dito ka lang. Huwag kang sumama. Hintayin mo ako. Naayusin lang ako. Umayos na tayo dito rin eh. Babalik ako. Sa akong makikita sa El. Huwag nyo nang hanapin ang gulo.
Nasaan si Sael? Umalis na kayo. Hindi mo pa alam ang tao dito'y aswang. Walang aswang. Hindi ka naniniwala. Hindi mo ba naririnig ang mga ingay na yan? Ha? Ang San Joaquin ay ang huling himpilan ng mga aswang na galing pa sa Visayas at sa Mindanao. Dito na sila namugat at mamamatay. At karamihan sa kanila ay nandito pa rin. Nandiyan sila sa paligid. Balikan mo na ang asawa mo bago pa sila magising. Ikaw. Huwag ka mag-alala. Tawa ko. Hinihintay ko na lang ang oras ko dito. Dahil wala na rin akong pupuntahan. Sige na! Sandali. Kakailanganin mo yan. Ang langis na ito ay umaagos pag malapit na sila. Sige na. Sige na! Sige na! Gagawin tayo. Nagaling mo lahat ng mga sako para makita ko nung gusto labas. Yeah.
Naririnig mo ba yung mga tunog na yan? Sila yan. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon sa atin. Sinong sila? Hindi ko maintindihan. Rene, ano ba talaga nangyayari? Tama ka, dapat din tayo nagpunta sa lugar nito. Dapat nakinig ako sa mga magulang mo noong una pa lang. Dapat wala na tayo dito. Nilagay ko pa sa panganib ang buhay niyo. Natatakot ako para sa'yo. At sa kanya. Hindi ko may paliwanag. Pero sana makinig ka. May maligid sa atin. Hindi tao, kundi mga aswang. Mga aswang? Si Leon. Pero alis tayo dito ng buhay. Basta makinig ka at maniwala ka sa akin, walang mangyari sa atin. Let's go.